So ito guys, ito na tayo sa cold ship. So emergency generator, start nyo. After nyan, punta kayo dito sa electric power plant. On nyo tong voltage. So running na. Hintayin muna natin mag 440. Pag nag 440, pasok ang breaker. Punta dito sa emergency. Pinuha natin lahat yan. So makikita natin guys, total blackout talaga dito sa main engine kasi wala nga tayong power, diba? So on natin yung lights, emergency lights. Pasok ang breaker, pasok ang battery. Ayan, so emergency lights meron na. Katapos nyan, pupunta tayo dito sa start air system. Open natin ang valve na to. Tapos on din natin itong ilo-local natin at on. So running na ang ating emergency compressor. Punta tayo sa diesel generator number 1. Karga natin ang lube oil. Open yung mga valve na tinuro ko sa inyo. Preheater, ilagay nyo sa auto. Auto din ang pump control. Service tank, open natin yung valve. Tapos sa diesel generator number 2 naman, fill tayo ng lube oil, preheater, tapos babalikan natin yung diesel generator number 1 para i-close ito kasi nag-fill. Tapos babalik tayo ulit sa diesel generator number 2. So bantayan natin ang lube oil natin na hindi mag-umapaw para walang oil spill. Tapos punta tayo dito sa seawater system. Suction, lahat ng valve na sinabi ko sa inyo, auxiliary pump, freshwater cooler, lahat dito. So kailangan lahat yan na naka-on. So normal lang itong alarm dahil sa pressure, F12. Temperature control, auto nyo. Tapos hintayin lang natin mag hintayin natin ito na umabot ng 10. Pag umabot ng 10, pasok na natin para hindi na tayo mahirapan maghintay pa. Tapos magpe-prepare tayo dito sa after kasi na dito sa generator magsisynchronize tayo. So, start air system, ilan na yung pressure? Yung level niya, mga 6 pa lang ang pressure. So, pwede natin ipasok sa 1 and 2. So, meron ng ano dito, di ba? Value. Umabot na ng 10, saka nyo napanda rin. Pero, yung pinakamagandang suggestion ko, kapag magpapanda ng generator, yung temperature niya, dito sa mga pistons, papabutin nyo ng 70. Ito kasi 31 eh. So, kung gusto nyo mabilisan talaga, panda rin nyo naman ng pwede naman panda rin ng mas mabilis eh. Then so 9 na, maghintay lang tayo dito bago natin start ang diesel generator number 1. So, umabot na ng 10 ang diesel generator natin. So, paanda rin na natin ito.
Tapos, pandarin din natin ang diesel generator number 2. So, mag-alarm si diesel generator number 1. Kasi dito, mag-alarm dito. Saka yan dito sa temperature niya. Ayan. Tapos, si diesel generator number 2 naman, mag-alarm na naman to. So, kung wala pang alarm, diretso na tayo dito sa electric power plant. Ipasok natin ang voltage. Ayan, ito nag-alarm si diesel generator number 2. Ngayon, i-on muna natin lahat nito para isahan na lang. Tapos sa feeders. Ngayon, makikita nyo, ito yung lights gamit ni emergency generator. Ngayon, ipapasok na natin ang voltage ni diesel generator number 1. Connect. So, naka-connect na. Diretso na agad sa feeders. Pasok. Ngayon, makikita nyo, ayan na yun. Diba, nagka-ilaw na sa main engine natin. Lahat yan, may ilaw na. So, nag-alarm itong mga temperature, tapos yung auto chip. Ayan. So, kiklik nyo lang para mawala yung alarm. Tapos, so, ayun guys, pasensya kung putol yung video. Tumawag kasi si Carido eh. Si Genius Carido. So, ito, diesel generator number 2. Ang gagawin natin is magsisynchronize tayo ng dalawa. Gayto ang magsynchronize ng diesel generator number 2. Pero bago mo muna mag-synchronize na ito, punta muna sa electric power plant, open mo itong voltage ni diesel generator number 2. Pag na-on mo na, makikita mo meron siyang 440 dito, di ba? So, punta tayo dito sa ayan. Ito yung switchboard ni diesel generator. Ngayon, ito yung synchroscope. Ilalagay natin siya sa diesel generator number 2. So, makikita niyo yung red na umiikot, diba? Itong frequency na ito, ito yung sa diesel generator number 1. Itong frequency na ito sa diesel generator number 2. Bakit mataas yung kay diesel generator number 2? Kasi, walang gumagamit sa kanya. Kumbaga, walang machine na humihiram ng load niya. Si diesel generator number 1, may load na gumagamit na. So, ang gagawin natin dito, ito yung governor. Ang gagawin ni governor, i-decrease niya yung frequency. Kailangan pantay siya kay generator number 1. So, i-decrease natin yan. Yun. Kapag pantay na, makikita mo yung red. Kapag tumupat yun sa kulay green, saka muna ipapasok itong circuit breaker. Ngayon, maghihintay ka na umakyat yung red sa kulay green. So, kung napapagalang ka, increase mo ulit yung governor. Tapos sabay decrease. Ipasok mo na agad yung connect. So, ayan. Nakapag-synchronize na tayo ng diesel generator number 1 and 2. So, makikita nyo, meron ng ano, diba? Parehas na yan. Parehas sila ng frequency. Kuminto na ang synchroscope kasi ito, pag umabot dito yan sa pula, sure ball, patay agad ang generator mo. Short circuit na agad. So, kailangan mag-iingat tayo. Lalo na sa personal na buhay. Lagi nating
imamatch yung voltage sa voltmeter. Ngayon, natapos na tayo ng generator 1 and 2, gawin natin sa fresh hydro core system. Magkakarga tayo ng tubig dito. Pero bago ang lahat pala, puntahan muna natin si start air system. I-remote na natin itong si emergency start. Pagkatapos i-remote, punta tayo agad sa auto chip or yung pump control. Ito, emergency generator. May compressor. Auto mo. So, naka-auto na. Balikan natin si emergency generator. Auto din natin yan. Yan, naka-auto na. Pagkatapos, sa seawater, magpapanda tayo ng isang pump. Ngayon, ang gagawin natin, yung local, ilalagay sa remote. Panel directory, pump control, auto. So, nagbibring siya. Ang gagawin natin dyan, local, i-remote din natin yan, yung dalawa. So, balikan natin, auto. So, nakita nyo, hindi na nagbibring, diba? Ngayon, pupunta tayo dito sa service air. Ito, service air system. Diba, ang mga compressor kailangan ng cooling system para hindi mag-overheat. So, open natin itong valve. Ito yung daluyan ng cooling system. So, pindutin natin number 10. Mapupunta tayo agad sa freshwater system. Ang gagawin natin dito, open natin itong valve sa cooler. Ito, tapos lahat ng valve na ito. Then, isang pump. Ngayon, ang gagawin naman natin is i-remote natin ito. Panel directory ulit. Then, auto. Para wala tayong problema pagdating sa ano, para di na mag-alarm-alarm. Ngayon, ang distilled water, pipindutin mo ito para mag-karga ka ng distilled water dito sa freshwater system. So, matagal itong pag-fill ng distilled water. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa freshwater hydro core. Pasok natin itong inlet valve. Ayan o. So, kailangan natin ng pump. Dalawa. Open mo itong vent para ano, sumingaw-singaw naman yung pressure. So, mag-fill muna tayo. Ngayon, ang gagawin natin, babalikan natin ulit yung freshwater system. Check natin ito, kailangan hindi ito umapaw. Pansin nyo, cubic meter lang ang dinadagdag. Kasi, ang distilled water kasi natin, ito, galing to sa boiler natin, di ba? So, yan. Pwede na tayo mag-pander ng boiler. Ito ang mag-pander ng boiler. Una, pupunta ka dito sa boiler combustion. Ito yung settings. Yan. Lahat yan dapat magkulay green. Paano? Reset mo muna itong boiler. So, babalik ulit yan, di ba? Ito. DO service tank. Di ba ito yung pinasok natin itong diesel sa generator? Ngayon, ipapasok natin siya sa boiler at fuel oil system. Ngayon, babalik tayo sa boiler. Itong settings na to, ilalagay natin sa DO. Tapos, lahat ito na manual, di ba? So, i-on muna natin itong boiler air fan. At mag-purge ka. Then, airflow control, 100%.
Oil flow control, 10%. Master control, 10%. Oxygen control, 10 ulit. So, i-acknowledge na natin si alarm. Boiler trip indication. Tapos, hintayin lang natin na itong atomizing air, i-open natin yung valve. Itong valve na ito, left click, pack. So, papasok yung sa air para dito. Ang gagawin natin, on natin ito, on mo rin ito, on mo din yan. Then, sabay pa-under ng service air. Tapos, i-remote. Punta ka agad sa panel directory. Service air, ito. Auto. Ayan, so naka-auto na. Ngayon, kaya ko siya inoto kasi pag tuloy-tuloy yan, pag nasobra ng hangin yan, edi mag-high pressure. So, balik na tayo dito sa boiler combustion. Hintayin nyo, aabot ito ng 5. Aabot ito ng 5. So, close. Pasok na natin itong on natin yung valve na ito. Lahat dito, dito, consumer, ito, gas pump. Pasok natin ang make up. Pressure yun. Control, auto fail. Ano yun? So, itong seawater pumps. Isa lang natin ang local natin. So, hindi na natin i-ano ang seawater pumps. Ngayon, L heater on. Tapos, punta tayo dito sa boiler natin. So, i-auto natin to. Wait lang ha, tignan nyo to. Auto. May nag-green na. Auto. Green ulit. Auto. Auto. DO pump. Ipasok nyo to, left click. So, para pumunta dito. Reset. I-reset mo tong trip. So, ayun. Ready na. On mo lang ito muna. Ito. Ayan. So, okay na. Ngayon, ang gagawin natin, on. Burner 1, burner 2. May kita nyo, magkakaroon ng apoy. So, nakita niya, lumakas na yung apoy, di ba? Check natin kung mamatay ito ulit. Ayun, namatay nga. Alam niyo bakit namatay? Nakita ako kasi, naka-purge eh. Too much air. So, i-reset mo yan, reset mo yan. So, kung nangyari yan sa inyo, mag-purge ka muna. Ilagay ulit natin ito sa manual. Gagawin mo dito 100 mo ulit. 100. Airflow 10. Tapos 10.
10. So hintayin muna natin mawala ang purge. Pag umangat na yung sa start, saka na tayo mapanda. Ayan, so okay na. Check natin ito, 99.98%. Hintayin muna natin mawala ito. Check muna yung value niya. May alarm tayo. Tapos, ayan, wala na. Hintayin natin, talaga mag-zero. So, kung 0.1 man lang siya, cubic meter, tuloy natin, auto natin ulit. Auto. 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 So, nag-ready na. On. 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 Check muna natin kung mamatay siya ulit. So, ayun. Hindi namatay. So, success. Ngayon, check natin dito sa boiler, oil-fired boiler. Yan o, nakikita nyo, may apoy na. So, running na tayo dyan. Gagawin nyo, open itong valve na ito. Open nyo yung valve. Balik ka dito sa steam generation plant. Circulation pumps. So, magsi-circulate dapat yan. Pasok ito. Para yung level ng tubig. Diba? Para bumalik-balik lang. Auxiliary feed water pump para mag-fill. Mag-fill ito ng tubig eh. Yan, nakita nyo, tumataas yung level, di ba? Kung natin itong, patay na natin agad yung auxiliary. Patayin na natin. Masyadong mataas. So, ayan. Nako. Ang taas. So, i-drain muna natin. Yan, so nagde-drain na siya. Punta na tayo sa exhaust boiler. Check natin. Ito, auto natin ito. Tapos back. Yung pressure, on natin itong vent. Yan, so nawala na yung pressure. Always open lang ito. Para mawala yung negative. Sabay, close. So, kapag nag-close yan, syempre, magkakaroon ng pressure. Tapos, dahil umandar na itong boiler natin, dahil umandar na itong boiler natin, pupunta na tayo dito sa freshwater generator. So, ang una, di ba, check daw yung flow, kung meron, pressure. Ito yung ano, di ba? Tawag dito. Ejector pump. So, wala. On natin itong pump. Ayan, so meron. Sabay pasok dito, ejector. Dito sa overboard. Open natin to. Then, ipasok natin yung HTFW. Dito. Dito.
yung salinity control, kapag meron ng level dito, so makikita nyo, nag-fill ng ano, di ba? Ayan, so, mag-on natin ang vacuum. On. So, guys, huwag kayong mag, ano, kung sabihin natin, bakit ang tagal walang tubig. Wala talaga yan. 0.1, 0.2 lang yung dagdag yan. So, punta ka dito sa HFW system. Ipasok natin ang itong generator, itong pump, shut off valve. So, wala pa. Check natin si boiler. Close na natin yung drain. On natin ito. Para hindi maubos to. Para may suporta. Check natin ulit dito sa boiler. Oil-fired boiler. Feed water tank. Auto natin itong pump na isa. Tapos ba? Check natin level. So, tumataas naman. Pero dahan-dahan lang. Generator. So, pressure, check. Yung flow, meron. Boiler kasi, di ba nga, to consumers, maraming nagagawa to, ayan o, ito yung consumers, heaters, mga switches, HFO, mga ganyan, setting tanks, feed water tank, ito sa feed water tank ko, pwede natin lagyan ng heater, lagyan natin tong, ayan, so yun eh, heater dito, yung temperature niya para tumaas. Kasi naka low temperature ang feed water tank natin. Then, running na ang boiler natin. Check natin. Ayan, tumataas, bumababa. Tapos, check natin ulit ang freshwater generator. So, wala pa naman nangyayari ngayon. Matagal talaga ito. Check natin kung may nag-flow ba. Ayan. So, kailangan natin ng fan kasi may temperature pala, no? Okay.
talaga ito. Evaporation for water control. So ayun lang guys, yung pag sa freshwater generator natin. So maghihintay talaga tayo dito. Kasi matagal talaga ito eh. Kaya to check natin itong fresh ang seawater natin. Kompleto tayo. Kompleto yan. Then back. Salinity control. Back. Boiler. So, level control. So, ayun guys. Kung paano yung mag-targa ng ano ha. Sa generator boiler natin. Then, check natin ulit si freshwater generator. So, ayan ah. Matagal talaga ito. Pressure. Matagal. Kasi guys, yung mahirap sa freshwater generator. So, hindi talaga mahirapan kasi tayo kapag wala tayong main engine, di ba? Hindi running yung main engine natin. So, yeah, ang tagal ng ano na itong freshwater generator natin. So, guys, ayan, tumataas naman itong yung heat transfer. So kapag tumaas yung heat transfer, doon na tayo magkaka-evaporation. Boiler number 5. Ay, hindi. So ayun guys, sundan nyo na lang itong ginawa. Ayun na. So, may level na. 0.1, di ba? Kasi inon ko din ito eh. Yan. Heater. Kasi hindi naman ito magagamit kung walang boiler eh. Boiler natin oh. So guys, panoorin nyo lang yung video. Para alam nyo. Ha? So dito ko nang itatapos yung video na ito. Sa pagpapaandar ng boiler at freshwater gen. Yeah.